Mahirap maging kawawa. Mahirap maging api. Mahirap maging mahirap. Laging minamaliit. Laging kinukutya. Laging tinatapakan. Paano iikot ang gulong ng kapalaran para sa kagaya ni Yolanda na pinagkaitan ng karangyaan at kaginhawaan sa buhay? Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa videong ito. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw, mga pari koy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1. Good morning po, Miss Yo. Pinatawag niyo daw po ako? Wika ng waiter sa resort na si Mando. Hi Mando, good morning. Yes, I want to confirm if nakausap mo na ba yung sinasabi mong kakilala mo na gustong mag-apply na kasambahay? Padating na kasi yung family ko from States and they will be staying with me sa bahay for good na. Nag-decide na kasi kami na magbabaka-bakasyon na lang sa house namin sa States. That means, I will need additional helper sa bahay as soon as possible. Sabi mo naman na mabait sila at kilala mo. Wika ng boss ni Mando. Opo, Miss Yo. Kinakapatid ko po yung isa at kaibigan naman niya po yung isa. Si mama ko po ang nagsabi na sila daw po ang i-recommend ko para hindi daw po ako mapahiya sa inyo. Kasi inaanak po ni mama at papa yung isa. Nakausap na rin po sila ni mama at willing daw po silang mag-umpisa agad-agad dahil kailangan daw po nila ng trabaho. Sagot ni Mando. Okay, that's good. Basta make sure na mabait, masipag, at mapagkakatiwalaan sila kagaya mo, ha? By the way, isama mo na lang sila sa Thanksgiving party. Total, formality na lang naman yung meeting ko with them. I guess, it's safe to say na hired na sila as our new helper sa bahay. I will let my assistant deal with them na lang and ipapa-prepare ko na rin yung contract nila. Tell them na pipirma na lang sila before the party starts. So, they have to come earlier para kahit paano, I will get to know them na. Kindly tell them to prepare their biodata and police clearance na rin, ha? You know, for safety purposes. Everything is clear, Mando? Tugon naman ni Miss Yo. Yes po, klaro po lahat, Miss Yo. Ako na lang po ang magbibigay sa assistant ninyo lahat ng requirements nila kapag okay na po. Maraming salamat po, Miss Yo. Malaking tulong po ito sa pamilya nila. Lalo na po at nasa ospital yung tatay ng kinakapatid ko. Ang swerte nga po nila kasi kayo ang magiging amo nila. Kasi kayo po ang pinakamabait na boss sa balat ng lupa, Miss Yo. Wika ni Mando. Nako, nambola ka pa, Mando. Don't worry. Hindi na ako magkahanap ng ibang helper. Tiwala na ako sa recommendation mo at ng mother mo. Okay, you can go back to work. Thank you, Mando. Sagot ni Miss Yo. Isang araw ay nagpunta sa isang resort ang magkaibigan na sina Astrid at Myla. At sa hindi inaasahan ay isang pamilyar ngunit misteryosong babae ang pumukaw sa kanilang paningin. Uy, Astrid, parang kilala ko yung babae doon. Yung nakatayo doon o, yung mag-isa? Wika ni Myla. Oo nga, parang kilala ko din. Pero, di ako sigurado. Tara, lapitan natin. Tugon naman ni Astrid. At marahan ngang lumapit ang magkaibigan habang tinititigan nila ng mabuti ang pamilyar ngunit misteryosong babae
dahil hindi sila sigurado sa pagkakakilanlan nito. Nang sa wakas ay makalapit na sina Astrid at Myla sa pamilyar, ngunit misteryosong babae ay sa hindi malamang kadahilanan ay bigla silang nagtawanan dahil nakumpirma na nila kung sino ang pamilyar ngunit misteryosong babae na kanina pa nila iniisip kung sino ito. Hoy, Myla, si Yolanda nga yan. Confirm. Siguro, dito siya nagtatrabaho. Naisip mo ba ang naisip ko? Oh, gets mo na ha? Sosyal tayo. Yayamanin. Bakasyonista. Ganun. Dulong ni Astrid kay Myla. Oo, alam ko na yan. Matik. Go girl, bring it on girl. Tumatawa at pabulong din na wika ni Myla. Yolanda, is that you? Oh, hi. Dito ka pala nagtatrabaho. What a small world. Grabe, third year high school pa noong huli ka naming nakita. Oh, aminin mo, hindi ka totoong nag-transfer noon, no? Tama yung hinala ko. Tumigil ka sa pag-aaral tapos, di ba, umalis kayo sa tirahan nyo? Kasi pinagtrabaho ka na ng mga magulang mo. Naawa talaga ako noon sa'yo, girl. Malakas na wika ni Astrid. Yes, girl. Like, super kaawa-awa ka talaga noon. I remember pa nga dati. Like, your ulam is salt, as in with rice, di ba? Tapos, ang tawag namin sa pagkain mo is salted rice para naman hindi ka mag-self-pity. Ginawa na lang naming tunog sosyal. Pasimpleng pangmamaliit ni Myla. True, Sisi. Tas naalala ko pa dati, yung bag niya sa school, mula first year hanggang third year, hindi na siya nagpalit ng bag. Gutay-gutay yung bag mo noon, di ba? Kasi pinaglumaan na rin yun nung anak ng amo ng nanay mong labandera. Naalala ko nga, sa sobrang awa ko sa'yo noon, noong nakita kong may butas yung bag mo, nilagyan ko na lang ng bubble gum para masarahan yung butas. Tumatawang pang-iinsulto pa muli ni Astrid. Ah, kamusta na Astrid at Myla? Mabuti naman at nakadalaw kayo dito sa resort. Mag-enjoy lang kayo ha. Kasama nyo ba ang mga pamilya nyo? Kalmadong tugon ni Yolanda. Yeah. Nandito kami for vacation. You know, like family bonding. Ganito kasi kaming rich. Pa-vacation lang. You know, we are not like the Hampas Lupa like you na hindi afford mag-vacation. Diba, Sisi? Tumatawang wika ni Myla. Right, Sisi? Ang totoo niyan, friend namin yung may-ari ng resort na ito. Imi-meet nga namin siya mamaya eh. Ikaw, mabuti at natanggap ka dito kahit wala kang pinag-aralan. Pangmayaman tong resort na to. Siguro, hirap na hirap silang itrain ka kasi syempre, ignorante ka. Naawa na lang siguro sila sa'yo kaya tinanggap ka nila. Humahagik-hik pang sambit ni Astrid. So, kilala niyo pala ang may-ari ng resort? Okay, papabigyan ko kayo ng complimentary drinks and snacks. Sandali lang ha, tatawagin ko lang yung waiter. Mahinahong tugon ni Yolanda. Hindi, wala kang tatawagin. Ang gusto namin, ikaw mismo ang mag-serve sa amin. Pagsilbihan mo kami. Bakit? Hindi ka ba marunong mag-serve? Ah, sa bagay, tagalinis ka lang dito. Pero in fairness ha, talagang big time tong resort na to. Kasi
pati uniform ng tagalinis ay pangsosyal din. Nagtataray na wika ni Myla. Oh, siya! Dali na! Kunin mo ang menu para makapili kami ng complimentary drinks and snacks. Bilis! Ayaw ko ng babagal-bagal. Para naman hindi sayang ang binayad namin sa'yo. Tandaan mo, customer kami dito. Kaya ayusin mo ang serbisyo mo sa amin. Dahil kung hindi, isusumbong ka namin sa friend namin na may-ari nitong resort. Pagmamalaki naman ni Astrid. Dahil dito ay hindi na nagsalita pa si Yolanda at nakangiti itong umalis para kunin ang menu para sa mga dati niyang kaklase na ngayon ay mga sosyal na at bigatin na customer nila. Here is the menu, ma'am. Just let me know your order, ma'am. Wika ng waiter na pinapunta ni Yolanda. Pakitawag si Yolanda. Sabihin mo, tawag siya ni na Astrid at Myla. Kilala niya kami. Malditang wika ni Astrid. Ha? Talaga, ma'am? Kilala niyo po siya? Gulat na tanong ng waiter. Oo, dingi ka ba? Bilisan mo, tawagin mo siya ngayon na. Malakas na sigaw ni Myla. Makalipas ang ilang minuto ay pinuntahan muli ni Yolanda sina Astrid at Myla. Yes? Tawag niyo daw ako? Maikling wika ni Yolanda. Diba, ang sabi ko, ikaw ang gusto naming magsilbi sa amin. Get our orders now. Nanggigigil ako sa'yo, ha? Isusumbong talaga kita sa friend namin na may-ari nitong resort. Bilis! Galit na wika ni Astrid. Ngumiti na lang ulit si Yolanda at umalis na siya para kunin ang mga order ni na Astrid at Myla. Makalipas ang ilang minuto, kasama si Yolanda ay dala na ng mga waiter ang complimentary drinks and snacks para kina Astrid at Myla. Here are your orders. Salamat dyan, and Ram. Pakilapag na lang sa table yung orders nila. Magkakaalis na kayo. Ako na ang bahala dito. Nakangiting wika ni Yolanda at agad nangang umalis ang mga waiter. Nagtinginan sina Astrid at Myla dahil lalo silang nainis noong makita nila na hindi si Yolanda ang nagdala ng kanilang order kundi yung mga waiter. Hindi ka ba nakakaintindi, ha? Ang gusto namin, ikaw ang magsilbi sa amin. Bakit hindi ikaw ang nagbuhat ng pagkain namin? Baldado ka ba? Inutil ka ba? Akala mo kung sino ka? Bakit? Ang tagalinis ba na kagaya mo, bawal magdala ng pagkain sa customer? Ha? O baka sadyang hindi ka lang makaintindi? Nanggagalaiti sa galit ng wika ni Astrid, sabay itinapon nito ang mga pagkain na nasa mesa. Palibhasa kasi, walang pinag-aralan, kaya walang laman ang utak. Ayan, pulutin mo isa-isa yung mga pagkain sa sahig. Kumanda ka, Yolanda. Sisi, naisip mo ba ang naisip ko? Sunod pang panglalait ni Myla. Tandang-tanda ko noong kaklase ko kayo. Palagi niyo akong pinagtitripan at pinagtatawanan dahil puro luma at sira ang mga gamit ko. Hindi ko makakalimutan yung pinatid niyo ako at napasubsob ako sa putikan habang tinatawanan at kinakantsawan niyo ako. Hindi ko kayo inaway noon kasi wala akong panahon sa ganun. Ipinagdasal ko na lang kayo noon. Pero hindi ko inasahan na nadala niyo ang pagiging bastos hanggang sa pagtanda niyo. Tumatawang wika ni Yolanda. Bastos? Talaga? Tawagin mo ang manager niyo. Hindi mo ba alam na customer is always right? Ha?
malilintikan ka ngayon, Yolanda. Pwe! Nanginginig sa galit na wika ni Astrid. Okay, sige, tawagin ko yung manager. Oops, busy pala siya. Yung isa na lang ang tatawagin ko. Wait lang ho, saglit, Ma'am Astrid, Ma'am Myla. Yung owner na lang ho ang tatawagin natin. Hello, Annika? Pakisabi nga kay Mando na pumunta siya dito. Yung mga friend ng owner ng resort nandito. Kailangan nila si Mando dito ngayon. Nakangiting wika ni Yolanda. Bakit nyo tatawagin ang owner? Ang sabi ko, manager ang tatawagin, hindi owner. Gigil na wika muli ni Astrid. Tsaka, bakit si Mando? Waiter lang naman dito si Mando ah. Anong kinalaman niya dito? Bingi ka ba? Manager ang pinapatawag namin. Sigaw pa ni Myla. Bagamat wala nang kahit na anong salita pa ang lumabas sa bibig ni Yolanda, ay laking pagtataka naman ng mga maldita at mayabang na sina Astrid at Myla dahil tila pinipigilan ni Yolanda ang kanyang pagtawa na labis naman nilang lalong ikinabwisit. Good day po, Miss Yo. Tawag niyo daw po ako. Oy, Ate Astrid, Ate Myla, nandito na pala kayo. Kanina pa kayo? Oh, anong nangyari dito sa pagkain? Mabuti naman at nakita niyo na pala si Miss Yo. Magalang na wika ni Mando. Oo, kanina pa kami dito. Sinong tinatawag mong Miss Yo? Nasaan siya? Diba si Miss Yo yung sinasabi mong may-ari ng resort? Naguguluhang wika ni Astrid. Mando, huwag mo nang tawagin si Miss Yo. Mamaya mo na lang kami ipakilala sa kanya. Pakiusap ni Myla. Oh, akala ko ba kilala nyo ang may-ari ng resort? Ang sabi nyo, friend nyo ang owner ng resort na ito. Bakit parang gulong-gulo ang isip nyo? Diba, sabi nyo, the owner is your social friend. Tumatawang wika ni Yolanda. Pasensya po, hindi ko kayo na ipakilala. Akala ko po kasi nagkakilala na kayo. Kasi nung dumating ako ay nag-uusap na po kayo. Ate Astrid, Ate Myla, siya po si Miss Yo. Siya po ang may-ari ng resort at siya yung magiging amo ninyo. Miss Yo, sila po yung nirecommend ko na mga kasambahay sa inyo. Si Ate Astrid po yung kinakapatid ko at si Ate Myla naman po yung kaibigan ko. Nako mga ate, napakaswerte ninyo dahil si Miss Yo ang magiging amo ninyo. Napakabait niyang boss. Super! Wika ni Mando. Uy Mando, nagpapatawa ka ba? Si Yolanda yan, yung kaklase namin noong high school na pulupi. Nasaan nga si Miss Yo? Ikaw Mando ha, ang lakas mong mag-trip. Pawis na wika ni Astrid dahil bigla na lang itong nakaramdam ng matinding kaba na hindi niya maintindihan. Oo nga Mando, lokong bata to. Siya, mamaya na lang namin kausapin si Miss Yo. Nag-e-enjoy pa kami dito. Tsaka, diba, mamaya pa naman yung party? Tumatawang wika din ni Myla. Mga ate, hindi ako nagbibiro. Siya nga po si Miss Yo. As in, Miss Yolanda. Siya ang may-ari ng resort na ito. At siya yung sinasabi kong magiging amo ninyo. Nagtatakang tugon ni Mando. Nako Mando, sigurado ka ba talaga? Kasi ang sabi nila sa akin ay mga customer sila dito at mga bakasyonista sila. And by the way, ayon sa kanila ay hindi sila mga ordinaryong customer dahil
mga VIP daw sila. Ako pa nga yung inutusan nilang mag-serve ng binigay ko sa kanila na complimentary food and drink for them. Ayan nga oh, tinapon nila yung food dahil pinadala ko sa waiter. Gusto nila akong gawing alila. But anyway, so, nag-a-apply kayong katulong sa akin, right, Astrid and Myla? Sa tingin nyo, tanggap ba kayo? Nakangiting wika ni Yolanda, also known as Miss Yo. Ha? Bakit nyo ginawa yun, mga ate? Seryoso? Ginawa nyo yun sa Miss Yo namin? Paano nyo nagawa yan? Akala ko, mabait kayo. Sabi ni Mama, hindi ako mapapahiya sa inyo dahil mabubuti kayong mga tao. Nagkamali pala kami sa pagkakakilala sa inyo. Miss Yo, ako na po ang humihingi ng dispensa sa ginawa nila. Sorry po, Miss Yo. Hiyang-hiyang wika ni Mando. Mando, wala kang kasalanan. Ayos lang yun. Hindi mo naman alam na ganyan sila. Hindi mo naman kasalanan kung bastos sila at mga walang modo. Astrid, Myla, pakiligpit yung mga ikinalat at itinapon ninyong mga pagkain. Pakilinis ang mabuti at makakaalis na kayo agad pagkatapos nyo dyan. Next time, huwag puro kabastusan ang pairalin nyo. Huwag kayong puro yabang. Magtira sana kayo ng kahit kapiranggot na respeto at kahihiyan sa mga sarili nyo. Mahinahong wika ni Yolanda. Dahil sa matinding pagkapahiya, ay tila nanigas ang mga dila at katawan ni na Astrid at Myla dahil hindi sila makagalaw at hindi din sila makapagsalita. Magsorry kayo, Ate Astrid, Ate Myla. Pakiusap ni Mando. Hayaan mo na, Mando. Tingin ko, hindi nila kayang gawin yan. At yan ang pinakahuling gagawin kung sakali ng mga yan. Kahit pa siguro, pilipitin mo ang mga dila nila. Okay, just clean your mess, girls. Yes, girls. Go, girls. Linis na, girls. Sarkastikong wika ni Yolanda. Sa kabila nito, ay naging matigas ang dalawa at hindi nila nagawang magpakumbaba na aminin ang kanilang pagkakamali at humingi ng tawad kay Yolanda. Subalit bagamat labag sa kanilang kalooban, ay napilitang linisin ni na Astrid at Myla ang mga itinapon nilang mga pagkain. Dahil sa pagkakataong iyon, ay pinalibutan na sila ng lahat ng mga staff ni Yolanda para masiguro ang kaligtasan nito sa kamay ng mga babaeng mayabang at matapobre, bagamat sila ang tunay na hampas lupa. Matapos nito, ay binitbit na sina Astrid at Myla palabas ng resort ni Yolanda, also known as Miss Yo. Lingid sa kaalaman ni na Astrid at Myla, ay mayroon palang isang staff sa hotel ang nakarinig sa usapan nila kanina tungkol sa mga ginawa nilang pang-aapi noon kay Yolanda, lalo na yung pagsubsob nila sa kanya sa putik. Dahil sa gigil ng staff na iyon nung nalaman niya ang ginawa nila sa kanyang mahal na boss na si Yolanda, also known as Miss Yo, ay hinabol niya sa labas ng resort ang dalawang mayabang na sina Astrid at Myla habang bitbit ang garbage bag na pinagtapunan sa mga pagkain na ikinalat nila sa sahig kanina. Ay walang habas na ininudngod ng staff sa pagmumukha nila ang mga basura para maiganti man lang nila si Miss Yo sa mga kabastusang ginawa nina Astrid at Myla. Tunay ngang ang buhay ay parang gulong na umiikot lang. Ang kapalaran natin ay wala ding kasiguraduhan. Minsan, ang dating nakasadlak sa putikan, kinabukasan, ay siya nang nakatira
sa palasyo. Minsan, ang dating nasa tugatog, kinabukasan ay siya nang nakalubog sa kaibuturan. Salamat muli mga pare Koy. Kung nagustuhan nyo ang video ito, ay huwag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga pare Koy. Hanggang sa muli, salamat!